Curious kayo kung ano-anong mga hearing tests ang available pagdating sa hearing loss. Okay, so welcome. Nandito naman tayo sa ating live telecast dito sa ating channel na kung saan tatalakayin natin ngayon is kung ano-ano ba yung mga possibleng test at bakit nyo kailangan magpa-test. Okay, so basically ang idea is, syempre kung nakaka-experience kayo ng problema sa pandinig or sa inyong tenga, kailangan gumawa tayo ng hearing test or mga test na kung saan malalaman natin kung ano pang parte ng tenga ang may damage. Okay, so during our last episode, which is kahapon, tinalakay natin yung topic natin about yung auditory pathway. At syempre, kung may problema sa auditory pathway natin o yung daungan ng tunog, doon tayo magkakaroon ng hearing loss. In this episode, ang tatalakayin naman natin is kung ano-ano ba yung mga test na pwede natin gawin na kung saan i-involve yung ating mga parts ng ating tenga. So, umpisa na natin para hindi tayo masyadong tumagal. Si Miss Marie. Hi, Miss Marie. Kumusta ka dyan? So, ngayon, ito. Tataas lang natin yung ating upuan. Medyo mababa. So, ang unang test na ating tatalakayin is yung tinatawag nating otoscope. Okay, yung otoscope, ang function niya, yun yung ginagamit ng isang audiologist na panilip. Okay? Ang sisilipin natin is syempre yung ating outer ear. So, yung scope, sisilipin natin yung ating yung ating eardrum kung intact ba siya o may butas at kung pwede rin natin malaman or information na kung meron ba nakaharang sa harapan ng inyong eardrum. Okay? So, yun yung main purpose niya. I-inspectin natin kung yung balat ba healthy, kung yung cerumen ba walang pagharang. Kung pwede rin natin ma-check doon. Uy, parang mahina yung ating microphone. Hello, mic test. Mic test. Mahina. Okay. Hello, mic test. Okay. So, yun na nga. Otoscope para makita natin kung meron bang problema sa ating outer ear. Ang second test na ating gagawin is yung tinatawag nating pure tone audiometry. Okay, pure tone audiometry is a hearing test na kung saan yun yung tinatawag nating gold standard pagdating sa hearing test. Okay? So paano ba natin ginagawa yung pure tone audiometry? Napakasimple lang. So una is susuotan natin ng earphones. Okay? Parang yung suot natin, earphones, na kung saan yung audiologist ang gagawin niya is may measure niya o magpe-present siya ng tunog na kung saan yung tinetest kailangan niya i-acknowledge. Minsan tinataas natin yung kamay or minsan naman meron tayong botones na pinipindot para i-acknowledge na, uy, narinig natin yung tunog. Okay, narinig natin yung tunog. At doon, pinaplot natin sa isang graph yung resulta. Yung audiologist, ang ginagawa niya, nagpe-present siya ng iba't ibang tunog. May low pitch, may high pitch, at iba't ibang lakas. May mahina, may malakas. Pero ang main point niya, or yung main na kailangan natin makuha, is yung pinaka-mahinang tunog sa particular na pitch. Okay? So siya yung magsisilbing threshold. Okay. Now, yung second part ng pure tone audiometry is yung tinatawag nating bone conduction audiometry. Okay? So, yung kanina, air conduction yun, nakasaan may earphones. Yung bone conduction naman, meron tayong aparato na kung saan dinidikit natin sa likod ng ating mastoid. Okay? Kung makikita nyo yung ating previous video, meron tayong mga picture nun na kung saan ang nagiging silbi niya is instead na yung tunog ay manggagaling dito. Okay. Dahil nga bone conductor, yung buto mismo yung ating babibrate para tumunog. Nang sa ganon, yung signal ay makarating sa inyong inner ear. Okay? Inner ear. So yung benepisyo nun is dahil nga ini-stimulate natin yung buto, nai-stimulate natin ngayon ng direkta yung ating cochlea na nakapaloob sa buto. Okay? So, yun yung purpose ng ating bone conduction audiometry. Tulad ng air conduction audiometry, yung bone conduction audiometry,
aalamin natin yung pinakamahinang tunog na po pwede nyo madinig. And then, pagkatapos nun is pagko-compare na natin yung dalawa. Okay? So, ang comparison ay galito. Kunyari, yung air conduction nyo ay, let's say for example, on average, 20 decibel. Okay? At yung bone conduction level nyo is around 20 decibel din. Ibig sabihin, ay maaring normal ang inyong pandinig. Okay, normal. Now, pag bumaba ng 25 decibel, ibig sabihin ay meron kayong sensory neural hearing loss. Okay? Basta yung, pag yung bone tsaka yung inyong air conduction ay pares na level, it's either normal or meron kayong sensory neural hearing loss. Okay? Now, pagdating naman sa pag yung bone conduction nyo or yung pag tinesta natin yung ating cochlea ng direkta ay normal at merong paghina ng pandinig galing sa inyong air conduction pathway, ibig sabihin ay meron kayong conductive hearing loss. Ibig sabihin, maaaring may nakaharang dito o may problema dito sa area ng inyong pandinig. Okay? Now, ang second part is pag yung bone conduction nyo, yung threshold ng inyong bone conduction ay lumagpas ng 25, okay? At mas malala ang inyong air conduction. Kumbaga, nagkaroon kayo ng gap at bumaba parehas or parehas may problema. Ibig sabihin nun ay meron kayong tinatawag na mixed hearing loss, okay? So yun ha, meron na tayong dalawang test. Yung otoscopy, kung saan tayo sumisili. Pangalawa is yung tinatawag nating pure tone audiometry. Yung third test na ginagamit ng isang audiologist or isang hearing care technicians ay yung tinatawag nating tympanometry. Yan, tympanometry, ang tinetest ng tympanometry is kung ito bang part ng tenga, yung ating middle ear, ay normal or abnormal. Okay, paano natin ginagawa 'yon? So, meron tayong pinapasok na probe sa ating ear canal. Yung probe na 'yon, tatlong piraso siya. Parang ganito itsura, ganyan. Isa, nagpo-produce ng pressure. Isa, merong microphone, at yung pangalawa naman is merong tone. Okay? So, pag pinresent ng isang ng ating technician yung tunog, mangyayari is yung eardrum nyo gagalaw. Una, magkakaroon siya ng negative pressure, okay, at babalik at magkakaroon ng positive pressure. Okay? So ano ibig sabihin nun? Ang tinetest natin is kung yung eardrum mo ba ay compliant, within normal range pa siya o hindi. So ano yung outcome? So, makikita mo sa inyong audiogram is either magkakaroon ng peak. Okay? So, yung peak na yun nagre-represent ng inyong eardrum. So, let's say for example, negative peak. Di ba? Negative peak. Ngayon, pagpataas na siya, magiging pantay siya, at then bababa, so on so forth. So, correlated yung dalawa. Okay? So, it's either merong kang peak doon sa tympanometry mo or tympanogram mo na nagsasabi na gumagalaw yung ating eardrum. Pangalawa is pag flat siya, ibig sabihin it's either may nakaharang dito sa inyong ear canal or wala kayong eardrum or merong tubig na namumuo sa likod ng inyong eardrum. Okay, so pag flat yung tympanogram nyo or yung ginawa nyo tympanometry flat, so, yun yung tatlong po pwedeng cause. Okay? So, pagkatapos nun, meron na tayong tatlo. Otoscopy, silip. Pure tone audiometry, rinig ng tunog. Tympanometry, tinitignan natin kung gumagalaw yung inyong eardrum. Yung pangapat na test na po pwede natin magawa is yung tinatawag nating OAE. OAE, o in long form, autoacoustic emission,
Eh, kadalasan, ito rin yung tinatawag nating newborn hearing screening. So, pag yung mga bata, bata sa Pilipinas to, guys, pag yung bata pinanganak, within a certain number of days, kailangan i-hearing test. Kumbaga, screening siya. Para malaman natin kung yung bata ba ay may form ng hearing loss o wala. Okay? So, yung OAE, ang ginagawa nun, para rin siyang tympanometer, kaso dalawa lang yung probe niya. Meron siyang microphone at meron siyang speaker. Okay? Kasi ang theory behind OAE, yung tenga natin, pwede siyang mag-create ng echo. Okay? So maglalagay tayo ng probe, pe-present tayo ng tunog, dapat yung inner ear mo, kung makakarating din yung tunog sa taas, yung inner ear mo, dapat magpo-produce siya ng echo na marireceive ng microphone. Okay? So yung kalalabasan ng result is para rin siyang pure tone audiometry. Pure tone audiometry na kung saan dapat meron tayong makuwang echo na galing sa iyong inner ear. Okay? Na nagsasabing, uy, nakarating yung tunog sa akin at ito yung ating parang feedback. Ngayon, kung mahina yung pagbalik ng tunog, maaaring may problema sa yung tunog na yun na pag-akit sa taas at dahil nga may problema kayo doon sa passage, hindi magiging maganda yung effective. Kumbaga parang ang result, isasabihin niya, fail yung OAE nyo or refer yung OAE nyo. Kasi yung resulta lang naman ng OAE, pass or refer. Pag pass, ibig sabihin walang problema. Pag refer, ibig sabihin may some sort or meron kayong may form kayo ng hearing loss na nangyayari pero kailangan i-confirm, okay? Confirm. So pag refer sa OAE, kadalasan ginagawa natin is either refer natin for pure tone audiometry kung kayang gawin, pero kung hindi kayang gawin yung pure tone audiometry, ginagawa na ito yung tinatawag nating ABR. Okay? Yung ABR is in long form, ay maglalagay tayo ng mga na kung saan titignan natin kung may responde yung ating brain. Okay? Paakyat dahil nga may hearing loss, dapat yung brain walang response. Diba? Walang response. Pero kung nakakaakit yung tunog papunta sa brain, sa step yung lima na sinabi natin today, yung hearing loss. Alright? So, emphasize lang din natin uli kung ano man yung resulta ng test. Let's say, for example, meron kayong conductive hearing loss. Okay? Conductive hearing loss, ibig sabihin ang problema ay nasa mga sumusunod na part. Nasa outer ear, papuntang middle ear, papuntang ear canal or sa inyong middle ear. Okay? Yan yung may kadalasan na problema pag conductive hearing loss. Pag sensory neural hearing loss, yung ating main organ yung may problema. Okay? Pag mixed hearing loss, combination ng dalawa, kumbaga halos yung buong pathway mo may problema. Okay? And then pag retrocochlear hearing loss, yung tunog ay nakakadaloy, however, yung functionality ng ating brain na i-process yung tunog ay hindi gaano maganda, okay? So, may modification tayo doon sa pure tone audiometry. Instead na beeps, gagawa tayo ng tinatawag nating speech test. Pero dahil nga medyo nirarush din natin yung ating presentation, kasama yon guys ha, yung paggamit ng speech o ng salita bilang pag-test kung yung brain ba napaprocess yung tunog. Okay? So ano ba yung bubuuin o tatapalan ng patch? Kailangan yung magpapa-opera. Okay? So yun yung conductive or mixed hearing loss. Now for sensory neural hearing loss, okay? Pag yung resulta ng hearing test nyo is sensory neural hearing loss, wala po tayong iniinom na gamot. Okay? Minsan, may mga doktor, yung vitamins, maaaring yung vitamins is para ma-prevent yung lalong paghina ng pangangatawan natin. Okay? Or further damage to sa ating cochlea. Pero pag yun nga po, pag meron kayong sensory neural hearing loss, ibig sabihin, ito na yung may damage. Nag-engage for today. Andiyan na naman si Matt.
Mejia, nandito na rin tayo, sagutin natin yung Charisse. Una sa lahat kasi, let's say for example, kung mapapansin mo kung bago sa channel, kadalasan one ko sa Pilipinas. Explain ko, Charisse, kasi usually pag meron tayong sipon, okay, itong eustachian tube natin, nagmamalfunction yan. Pag nagmalfunction siya, itong part ng ating tenga, eh magsasakin siya. Hindi siya gagalaw. Kaya pakiramdam mo ngayon, man mo muna ng gamot para sa sipon. Kasi ang pus ng gamot sa sipon is para lumambot yung sipon. Nang sa ganun, eh, itong eustachian tube ay bumuka. Okay? Mga muscles, okay, itain yung tenga, at mararamdaman mo yung mga nakaharang doon, eh bumaba at pumasok sa katawan natin, ma-absorb natin. At nang sa ganun, eh madiklag natin yung tenga natin. Pwede ka rin magbabol. Dahil yung mabulgam, eh pag gumagalaw na yung jaw natin, yung eardrum natin ay gumagalaw back and forth.